Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat kung kailan man kayo makapanood sa video ito. Mga kababayan, ang video pong ito mga kababayan, nakuha ko po ito sa Facebook kasi po nakikita ko po na kawawa po yung tao na ginagawan po nila ng ganito mga kababayan. No? Kaya ko po ito pinakita din ito sa YouTube, sa aking YouTube channel para po na mabigyan po natin ng mga ng parabang opinion kung ano po ang dapat sana na gawin sa ganito po na mga pangyayari kasi napakasakit po ang pangyayaring ito mga kababayan, no? Panoorin po ninyo ang video mga kababayan para po malaman po ninyo kung ano po ang ginawa po nila na parang hindi po makataong ginawa po nila, no? Napakasakit pong isipin. Ito po yung video mga kababayan. Kanang isulti ni mo pwede magamit tapos mabato sa limo at limang katungod na magkuha o gabukas Ang
pusa. Nasaan ang mo? Saan po ninyo ang abdi? Kaya wala po na maligya ba? Wala usap ko yun eh. Usin! Kaya po sulo ang ikan tawala, diba? Usin! Ako naging palantyari. Ako naging palantyari. Ang iyang isawa ko yung suho. Ako gibali na yung pusa sa likod. Ayan no, mga kababayan, no, nakita po natin yung video, mga kababayan, kung ano po ang ginagawa po sa kanya, mga kababayan, no. Sa ganitong mga pangyari, mga kababayan, kung maiisip po natin, napakasakit po ito sa isang biktima na ganun po ang ginagawa sa kanya, no. Kasi po sa reaksyon po niya, makikita po natin na hindi po talaga siya tulak na ng droga, no. Sa reaksyon pa lang niya, no. At saka mga kababayan, kung ganito yung mangyayari palagi sa ating bansa, napakasakit po isipin, no? Dahil kung yung tao na yan, mga kababayan, ipalagay natin ngayon, ikaw yung nabiktima. Ganun yung ginawa sa'yo. Kung hindi, mga kababayan, yung nabiktima, kapatid mo. Oh. Sa mga anak, yung nabiktima, ama niya. Oh. Sa mga ama, yung nabiktima, anak niya. Kung ganun yung gagawin, ginawa, no? Napakasakit po isipin. Kaya po minsan po, maisip po natin na parang may puot ka sa iyong puso at yung isip, maisip mo sa iyong isipan na ang paghihiganti sa ganun pong mga pangyayari. Kaya no, minsan hindi po natin maiiwasan na mayroon pong tinatawag po ng mga ay palagay natin yung mga hitman, no? Na siguro yung mga ganun po, naghiganti lang po sila, no? Kasi po, sa ganun pong mga pangyayari po, napakasakit po isipin. At nakita naman po natin sa video, no? Na yun pong kasama niya, may bit-bit po na, maliit po na, ano? Yung droga. Na inilagay po niya doon po sa katawan ng biktima. At sabi pa niya, ibinili ko ito sa'yo. Sabi ng biktima, ay, kailan lang ako nagbinta sa'yo? Sabi niya, ngayon lang. Oh. No, halatang halata po talaga yung kinatawag po na planted. No? Tingnan nga natin yung video ulit, no? Tungkol po sa pag yung inilagay sana niya sa katawan. Oh, yun.
O, halatang halata mga kababayan ang ginagawa po nila. Excuse me. Nako mga kababayan, napakasakit po talaga isipin na ganito po ang kanilang ginagawa, na sila pa naman yung nasa pamahalaan o nasa gobyerno, tapos ganito yung gagawin nila sa isang tao. Na? No? Na sabi ng tao na ito, na biktima, na ngayon lang daw siya dumating dahil po mayroon po siyang customer sa Haloblak. Oh. Siguro nagtatrabaho siguro ito ng Haloblak o kaya nagmamayari ng Haloblakan. Oh. Tapos ngayon ginaganyan po siya, no? At saka yung bag mga kababayan, no? Tingnan po ninyo yung bag. Oh. Kita po natin yung video, no? Yung bag po inilagay po doon. Ano po, mayroon pong mayroon pong tumabi po sa kanya para hindi po makita. No? Alam na natin kung ano ang ginawa nila. O, pagkatapos umalis siya. Pagkatapos niyang umalis, kinuha po yung bag at saka binuksan na. At yung biktima mga kababayan, kung makita natin mga kababayan, confident po siya sa kanya pong reaksyon na wala pong laman yung bag na yan. Ngunit pagbukas, may laman, may pira pa, no? Parang pira po yung nandun po sa ano, sa kasama po ng droga. Napakasakit po mga kababayan na ganun po yung gagawin nila sa ating kababayan rin na mga Pilipino. Siguro para lang siguro tumaas po ang kanilang ranggo sa pamahalaan o kung ano po ang kanilang binabalak. Naku mga kababayan, sa ganung pangyayari mga kababayan, napakasakit po isipin mga kababayan. Yun pong plano po na gitmo ni ano, ni Johan Candao. Sana po matupad na po yan at ma-implement na po itong divine government para po ang ganito pong klase na mga pangyayari, yung mga tao po na yan na gumagawa po ng ganon, yun po ay tama po talaga yan na ilagay po doon po sa gitmo. Yun pong gitmo na sinasabi po ni Johan Candao na yung prime minister ng na inilagay po ng ating mahal hari at ating mahal na reyna na si Johan Candao, ang kanya pong unang project ay gumawa po ng gitmo ay yun pong gitmo ay para po yung kulungan ng mga buhaya, no? Diyan po ilalagay yung mga tao na nagkasala po. Oh, ipakain ng buhaya na buhay. Ang mga ganito pong klaseng uri ng mga tao, mga kababayan, parang hindi nga lang sapat yung pakain ng buhaya na buhay. Sus, nako, mga kababayan. Kung ganun po talaga ang kanilang gawain, napakasakit po isipin, no? Sila mismo ang sumisira sa tinatawag po na kaayusan at totoong pagpapatupad ng batas. Naku mga kababayan. Mga kababayan, no? Sana po mga kababayan matupad na po yung Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire at magawa na po yung tinatawag po na gitmo para po na mananagot po ang dapat mananagot sa ating bansa mga kababayan na gumagawa po ng mga kasamaan. Mga kababayan, sa ngayon mga kababayan, yun lang po ang maibigay ko po na komento. Nakita naman po ninyo kung ano po ang ginagawa, no? Yun pong sa reaksyon, no? O, makikita po natin. Yun lang po muna mga kababayan ang ibinigay po natin na opinion tungkol po sa video na yan, kasi po ang video po na yan, nakita ko po yan sa Facebook at gusto ko rin i-share sa inyo na makita din sa YouTube, kasi po yung pong mga pangyayari na yan ay hindi po yan dapat na dumami pa o lumalagana pa ang ganun pong klaseng gawain, no? Alam ko naman po na mayroon po na ibang ahensya ng gobyerno na gumagawa po ng aksyon para po ang ganito pong mga uri ng mga gawain ay maaksyonan para hindi po magpapatuloy, no? Yun na po mga kababayan at mabuhay po tayong lahat na Maharlika Kingdom of God Lupasog Empire. At ito po ang inyong gabay ng bayan, si Abay Michael.